mula sa Buliwagang Pambalitaan ng UNTV, si Victor Cozare. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Darito ang mga may init na balita. Bagong PhilHealth Chief aminadong walang karanasan sa public health. Department of Budget and Management nagpaliwanag ukol sa adjustments sa sweldo ng mga nurses. Pagdadagdag ng passenger capacity ng mga tren ay sinusulong. At pagkuha ng swab sample sa bahay ng isang COVID-19 patient, pinapayagan ng Department of Health. Aminado ang bagong PhilHealth Chief na si Attorney Dante Gayran na wala siyang karanasan sa public health. Ngunit tiniyak na ibabalik ang tiwala ng publiko sa ahensya. Umasa naman ang ilang mambabatas na magkakaroon ng magandang pagbabago sa PhilHealth sa ilalim ng bagong liderato. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Matapos ang pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Duterte bilang bagong pinuno ng PhilHealth, inamin ni dating National Bureau of Investigation o NBI Director Dante Gayran na may takot siya na pamunuan ang ahensya. Sa isang panayam, sinabi ni Gayran na hindi niya alam ang operasyon sa PhilHealth at wala rin anya siyang karanasan sa public health. Pero may karanasan naman anya siya sa financial management at insurance bilang isang certified public accountant at isang abogado. Nakasaad sa Section 14 ng Universal Healthcare Law na dapat ay mayroong di bababa sa 7 taong karanasan ang presidente ng PhilHealth sa larangan ng public health, management, finance and health economics o kombinasyon ng mga ito. Ayon kay Gayran, una niyang gagawin ang pagbuo ng sarili niyang management committee. Uunahin din umano niya ang pag-reorganize sa mga opisyal ng PhilHealth alinsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte at pagsuri sa financial condition ng ahensya. Una nang sinabi ni Gayran na nabigla ito sa tindi ng katiwalian sa PhilHealth at nangakong gagawin ang makakaya upang resolbahin ang suliranin sa ahensya. All I have to do is to restore the trust and confidence of our people to PhilHealth. Restoring the trust and confidence of our people to PhilHealth is equivalent to restoring the trust and confidence to the governance. Ang mga senador, umaasa din na masasawatan na ni Gayran ang mga aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, good choice umano si Gayran sa pwesto dahil anya sa kanyang malinis na record at investigative skills bilang dating NBI Director. Ganoon din si Senate Majority Leader Miguel Zubiri na naniniwalang mabubuwag ni Gayran ang umano'y sindikato o mafia sa PhilHealth at mapapahinto ang pagkawala ng pera ng mga Pilipino. Si Senator Kiko Pangilinan may agam-agam sa kawalan ng karanasan sa public health ng bagong PhilHealth Chief. Pero sa kabila nito, umaasa rin ng senador na magtatagumpay si Gayran sa pagsasaayos ng PhilHealth. Ayon kay Pangulong Duterte, malapit nang matapos ni Justice Secretary Bernardo Guevara ang investigasyon nito kaugnay ng mga katiwalian sa PhilHealth at may sapat na anyang ebidensya para idemanda ang mga sangkot sa anomalya. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humihingi ng suporta at pagkakataon si PhilHealth President and CEO Dante Gayran sa mga kritiko na bigyan siya ng panahon na mapatunayan ang kanyang sarili sa bagong posisyong ipinagkatiwala sa kanya. Determinado ito na maibalik ang tiwala ng publiko at masawata ang korupsyon sa ahensya. Ito ang balita ni Joanne Nano. Sa kabila ng kaliwatka ng pagbatikos sa pagkakatalaga na pamunuan ng PhilHealth, hindi apektado ang bagong presidente at CEO nito na si Attorney Dante Gayran sa mga kritiko na kumukwestiyon sa kanyang kakayanan na pamunuan ng ahensya. Aminado si Gayran na wala siyang maraming kaalaman at karanasan sa public health. Pero determinado ang opisyal na bawakasan ng korupsyon at maibalik ang tiwala ng taong bayan sa PhilHealth. Handa rin siyang magpaturo sa mga eksperto kung kinakailangan. Hayaan nyo sila, yung nagko-comment. Eh, is there right? I admit, ano bang alam ko sa public health? Of course, aaralin ko yan. Eh, naku po, aaralin ko yan, di ko alam eh. Alam ka nang sasabihin ko na alam ko na hindi ko alam. I have to talk to experts.
Sa halip na batikusin, nakiusap si Geran sa publiko na kung maaari ay suportahan ang kanyang liderato at mga plataporma upang masugpo ang korupsyon at maiayos ang serbisyo ng PhilHealth. Sa lahat natin mga kaibigan, sa mga Pilipino, bigyan niyo ako ng chance. Bago ako, give me a chance. No? Let us not prejudge anybody. Much more ako po. Magtulungan tayo. Isang tabi natin yung politika. 2 years pa eh. Pambihira naman kayo. Samantala, tiniyak rin ito na hindi niya tututulan ang posibilidad na sampahan ng kaso sina Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating PhilHealth President Ricardo Morales kung may matibay na ebidensya na magpapatunay na sangkot ang mga ito sa katiwalian. I cannot stop evidence. It's beyond my discretion. What matters most is ano po ang sinabi ng ebidensya. Yan na po. So hindi natin tinitingnan ng tao. Suportado rin ang opisyal ang panukala ng ilang kongresista na bigyan ng emergency powers si Pangulong Duterte upang ayusin ang problema sa PhilHealth. Sa ngayon, pinaghahandaan ni Geran ang nakatakdang reshuffle sa hani ng ilang opisyal ng PhilHealth at nangakong tututukan rin ang problema sa peking health benefit claims. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi sang-ayon ang ilang senador sa panukalang bigyan ng panibagong emergency power ang punong ehekutibo para maresolba ang korupsyon sa PhilHealth. Ito ang balita ni Harlene Delgado. Tutol ang ilang senador sa panukala sa Kamara na bigyan ng emergency power si Pangulong Rodrigo Duterte upang mareporma ang PhilHealth. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, may sapat namang kapangyarihan ng Pangulo na ayusin ang PhilHealth kahit na walang emergency powers mula sa Kongreso. Ayon sa senador, malawak na ang ibinigay na kapangyarihan sa Pangulo sa ilalim ng konstitusyon at umiiral ng mga batas para maresolba ang korupsyon sa PhilHealth. Kabilang naan niya rito ang kakayahan ng Pangulo na maghain ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal at pag-suspend o paglilipat ng mga opisyal sa Executive Department. Giit ni Drilon, kanilaan niya itong tututulan sa Senado. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III na naniniwala siyang kayang-kaya na ni Pangulong Duterte gawin ngayon ang anumang nais ng Kamara para sa pagreporma ng PhilHealth kahit na walang emergency powers. At para naman kay Senator Kiko Pangilinan, hindi emergency powers ang solusyon kundi ang pagtatanggal sa pwesto kay Health Secretary Francisco Duque III at pagsasampa ng kaso sa mga nasa likod ng umano'y overpriced test kits at mafia sa PhilHealth. Harlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, kilalanin naman natin ang bagong talagang pinuno ng Philippine National Police o PNP matapos magretiro si dating PNP Chief Archie Gamboa. At ano-ano ba ang mga hakbang na nais niyang maisakatuparan sa kanyang termino? Ito ang balita ni Lea Ilagan. Prioridad ng bagong talagang pinuno ng pambansang pulisya na umikot para mag-inspeksyon sa bawat police station sa buong bansa. Ito'y upang masigurong nagtatrabaho ang mga ito ng maayos at naipatutupad ang minimum health protocols laban sa COVID-19. Bukod dyan, nais din malaman ni PNP Chief Police General Camilo Cascolan ang pangangailangan ng mga pulis. Nandiyan ba ang red team talaga nila? Nandiyan ba ang barangay enforcement team? At nandiyan pa yung tinatawag natin mga marshal ng lahat ng mga lugar? Of course, they are there, pero ano pa pa ba ang kailangan nila? Kaya mas maganda talaga bumaba tayo. Sinabi pa ni Cascolan na bubuhay niya ang 8-8 oras ng trabaho ng mga pulis sa field na ipinatupad niya noong hepe pa siya ng NCRPO. Ang 8-8 is 8 hours beat patrol, 4 hours reserve. Yung 8 hours beat patrol, ikot ka dyan sa bansa kung saan saan lugar ito pupuntan. Pagkatapos niyan, lahat ng inaresto mo, yun ang i-document mo sa 4 na oras sa reserve mo. Bibisitahin din aniya niya ang police operational strategy ng anti-criminality campaign, anti-insurgency at anti-terrorism. Everybody should know what to do and how to do it. At bilang may akta ng anti-illegal drugs campaign na Oplan Double Barrel ng pambansang pulisya, i-evaluate niya aniya ito para makagawa ng second phase ng anti-illegal drugs program ng pamahalaan. Si PNP Chief Cascolan ay laki sa operation. Nagserbisyo sa Iloilo bago naging hepe ng Taguig PNP.
Na-assign din siya sa Compostela Valley. Nakilala niya si Pangulong Duterte noong siya pa ang hepe ng finance ng Davao. Naging director ng Directorate for Operations. Naging hepe din ng NCRPO sa maikling panahon. Naging director ng Civil Security Group o CSG. Si Kaskola na ang ika-apat na naging hepe ng pambansang pulisya na nagmula sa PMA Sinagtala Class of 1986. Simula nang umupo sa pwesto ang Pangulo. Sinimula nito ni former PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinundan ni General Oscar Albayalde na pinalitan naman ni General Archie Gamboa, Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling nasa ilalim ng General Community Quarantine ang Metro Manila at Bulacan. GCQ na rin ang lalawigan ng Batangas at ang mga syudad ng Tacloban at Bacolod, habang ang malaking bahagi ng bansa ay ibinaba sa modified GCQ. Samantala, bahagyang niluwagan ng Interagency Task Force o IATF ang ilang restrictions sa GCQ areas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kasabay ng panibagong period sa quarantine restrictions sa bansa, mula sa bilang na 10, tinaasan na muli sa 10% sitting capacity ang maaaring dumalo sa mga pagkakatipong pangrelihiyon sa General Community Quarantine Areas o GCQ, kabilang na ang Metro Manila. Gayunman, kinakailangang matiyak na naipatutupad ang health protocols. Batay ito kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Pinayagan na po ang 10% sitting capacity. Ulitin ko po, sa NCR, pinayagan na rin po ang religious gatherings up to 10%, hindi lamang hanggang 10 katao. Kalinsabay nito, inihayag din ng palasyo ang mga napagkasunduan ng Metro Manila Council ngayong isang buwan nang iiral ang GCQ sa Kapitolyo ng Bansa. Tulad ng mas maigsing curfew hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, liban sa Muntinlupa at Navota Cities. Bukod din sa public transportation, indoor workplaces, at commercial establishments, required na rin ang pagsusuot ng face shield at face mask sa mga palengke at talipapa. Nakadepende naman sa approval ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang pagbubukas, gayon din ang regulasyon ng iba pang industriya, gaya ng testing at review centers, gyms, fitness centers, sports facilities, iba pang personal aesthetic procedures, pet grooming services at drive-in cinema. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng positibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang pananatiling nasa mas maluwag na General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine ang Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas ang employment sa Pilipinas. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. 10% ng Pilipinong parte ng labor force o mga taong naghahanap ng trabaho ang walang trabaho o negosyo nitong Hulyo batay sa Philippine Statistics Authority. Nangangahulugan ito na 4.6 million ang Pilipino na walang trabaho. Ngunit mababa ito kumpara sa naitalang 17.7% na record high unemployment rate ng ahensya noong Abril habang kasagsagan ng mga COVID-19 lockdown sa Pilipinas. Dahil dito, nasa 2.7 million ang trabaho na naibalik sa ekonomiya ng Pilipinas simula nang dumami ang isinailalim sa mas maluwag na General Community Quarantine o GCQ at Modified GCQ. Nakapagtala ng pinakamataas na pagtaas ng employment rate ang mining and quarrying, sumunod ang agriculture and forestry, electricity, gas, steam and air conditioning supply, human health and social activities, wholesale and retail trade at construction. Sa kabila nito, tumaas naman ang unemployment rate sa National Capital Region na pangunahing naapektuhan ng pagpapatupad ng mga community quarantine. Tinatayang umaabot sa halos 1 milyon ang walang trabaho sa Metro Manila.
ang mga sektor na pinakanaapektuhan sa pagbagsak ng employment ay ang arts, entertainment at recreation na may mahigit 70% pagbaba. Sinusundan ito ng accommodation and food service activities, information and communication, fishing and aquaculture o ang pangingisda, at mga professional, scientific and technical activities. Umaasa ang National Economic and Development Authority o NEDA na tataas pa ang employment rate ng bansa kung bubuti ang mga sitwasyon sa gitna ng pandemya. If we achieve all this, we will see 2.4 to 2.8 million additional employment next year. That will allow us to lower further our unemployment rate to around 6 to 8% by next year. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinaliwanag ng Department of Budget and Management sa isang dialogo ang circular na kanilang inilabas kamakailan ukol sa salary adjustment ng mga nurses sa public hospitals. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nagharap na sa isang dialogo ang mga opisyal ng Department of Budget and Management o DBM at Filipino Nurses United o FNU. Kaugnay ito sa hinihinging paliwanag ng FNU sa inilabas na sirkular ng kagawaran na nagtataas sa entry-level salary ng mga nurse. Subalit tila nabalewala naman anila ang posisyon ng ibang mga nurse, lalo na ang mga bumilang na ng ilang panahon sa serbisyo. Sa inilabas na kalatas ng DBM, ang mga nurse 1 o mga bagong pasok na nurse sa mga pampublikong ospital ay magiging salary grade 15 na at tatanggap ng sahod na mahigit 32,000 pesos mula sa dating salary grade 11 na tumatanggap ng 20,000 piso. Ang nurse 2 naman ay magiging salary grade 17 na mula sa dating salary grade 15. Subalit para sa grupo ng mga nurse, tila na-demote naman ang mga nurse na nasa mataas sa posisyon dahil halos kaparehas na ng nurse 1 at nurse 2 ang kanilang natatanggap na sahod. Ang DBM ay ina-underestimates ang nursing community and its field of training and participation in the healthcare system. The compression of the nursing plantilla has not only something to do with the salary. It has something to do with the job description in line with the work and training of a nurse, licensed nurse, where pay distinction must be necessary or must necessarily exist in keeping with work distinction. Ayon sa Filipino Nurses United, mahigit 40,000 nurses sa bansa ang maapektuhan ng tila demotion na ito. Hindi naman po sinabi ng Supreme Court na ibaba ang posisyon ng ibang mga nurses from nurse 2 to nurse 7. Kaya hindi po pwede na kasi magpapang-abot ang nurse 1 at ang nurse 2. Pareho na silang SG 15, di ba? So, ginawa ninyo, dinemote ninyo. Ngunit nilinaw ng DBM na hindi ito demotion dahil may batayan sila at nakikipag-ugnayan sila sa Department of Health. Ang kanilang inisyo din na budget circular ay alinsunod sa pagpapatupad ng isang probisyon sa Republic Act 9173 o Philippine Nursing Act of 2002 na magbibigay aumento sa sahod o pagtataas ng salary grade level ng mga nurse positions sa Pilipinas. Sa buong burokrasya po ng ating pamahalaan, lahat po ng profession, lahat po ng position na meron po tayo or lahat ng available plantilla positions natin, yun pong ating division chief position ay nakatalaga po ang salary grade 24. Wala pong demotion na naganap since you maintain the same salary grade, but we acknowledge and we note yun pong inyong mga sentiments, especially on the job description. Tiniyak naman ng DBM na hindi ito ang huling dialogo nila sa FNU upang maipaliwanag pa sa kanila at matugunan ang kanilang mga hinaing. Kinikilala din ng DBM ang sakripisyo ng mga nurse ngayong panahon ng pandemya, kaya't marapat lang mabigyan ng makatwirang sahod ang mga medical frontliners sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Department of Health na makatatanggap na rin ng kompensasyon ang mga healthcare worker na may mild at moderate na COVID-19. Nagbabalik si Aiko Miguel.
Dati nang nanawagan ang grupo ng mga healthcare workers na isama rin sa makakatanggap ng kompensasyon ang mga mild at moderate cases ng COVID-19 sa kanilang hanay. Batay naman sa ulat ng DOH, makatatanggap na rin ng 15,000 pesos ang mga healthcare worker na naging mild at moderate ang kondisyon dahil sa COVID-19. Sakop dito ang mga naapektuhang healthcare worker na naitala simula noong February 1. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakapaloob ito sa ipatutupad na bayanihan 2. 100,000 pesos pa rin ang matatanggap ng mga severe cases at 1 million pesos sa mga nasawi sa COVID-19. Makakaasa po sila sa DOH na patuloy po kami makikipag-ugnayan sa ating mga healthcare and allied healthcare organizations and associations upang mabigyang tugon po yung mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers. Nakapagbigay na anya ang DOH ng ₱1 milyong sa mga pamilya ng mga 31 healthcare worker na nasawi sa ilalim ng Bayanihan 1. Ayon pa sa DOH na ipamahagi na nila ang ₱100,000 na kompensasyon para naman sa 37 healthcare worker na naging severe at critical ang kondisyon dahil sa COVID-19. Batay sa ulat ng DOH itong August 31 ay 7,064 na sa hanay ng medical frontliners ang naapektuhan ng COVID-19, 6,470 na sa kanilang hanay ang gumaling, 40 ang nasawi at 554 ang active cases, 345 ang mild cases, 205 ang asymptomatic, 2 ang severe at 2 rin ang critical cases. May mga kaso pa ng healthcare worker na binavalidate ng DOH upang mabigyan ng kompensasyon ang mga ito at hindi madelay ang pamamahagi alinsunod anya sa mahigpit na bilin ni Pangulong Duterte. Atin pong sinisiguro no, na mas comprehensive na ang benefit packages ng ating healthcare workers nang mabigyan sila ng nararapat na suporta sa kanilang ginagawa para sa atin at sa kanilang pag-aalaga sa mga COVID-19 patients. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isasara sa mga pasahero ang Roosevelt Station ng LRT-1 sa Quezon City. Ito ay magsisimula ngayong araw ng Sabado, September 5, at inaasahang tatagal hanggang sa katapusan ng Disyembre. Ito ang balita ni Joanne Nano. Ayon sa Department of Transportation, magkakaroon ng konstruksyon ng common station sa bahaging ito ng LRT-1, kaya't kinakailangan na isara muna sa loob ng halos 4 na buwan. Tinatayang nasa 5,000 hanggang 7,000 pasahero ang apektado ng pagsasara ng Roosevelt Station. Sinisigurado natin na operational yung median bus stop ng EDSA Carousel Service doon sa Roosevelt Station. So kung mapapansin ng ating mga riders, operational na yung mga median bus stop ng EDSA Carousel sa ilang mga stations ng MRT3 at dadagdagan natin yan ng median bus stop para sa Roosevelt Station. Ayon sa Department of Transportation, magsasagawa ng paghukay sa lugar at kinakailangan rin na magputol ng mga riles para mailiko ito papuntang common station. Ang common station ay isang proyekto ng pamahalaan na mag-uugnay sa LRT-1, MRT-3, MRT-7, pati na ang Metro Manila Subway Project. Kasalukuyan itong itinatayo sa pagitan ng 2 malalaking mall sa North EDSA na inaasahang matatapos sa taong 2021. Pag natapos ang common station, ibig sabihin, kunyari manggagaling ka sa LRT-1, halimbawa sa Muñoz o sa Roosevelt, at gusto mong lumipat sa MRT-7 o gusto mong lumipat sa MRT-3 papuntang Makati o papuntang Caloocan sa MRT-7, hindi mo na kailangan na mag-jeep na hiwalay o maglakad ng malayo dahil sa common station na to ay mapapadali na yung paglipat ng mga tao mula isang linya patungo sa kabilang linya ng tren. Pinaghahandaan na rin ng LRMC ang posibleng pagdagsa ng mga pasahero sa Balintawak Station na kasunod ng Roosevelt. Doon sa anticipated na paglipat ng passenger traffic ng Balintawak sa susunod na istasyon, nagdagdag po rin po kami ng additional manpower for crowd management and briefing po dahil in-expect din namin na may ibang mga pasahero na pupunta ng Balintawak para sumakay ng target ng LRMC at DOTR na muling buksan ang Roosevelt Station sa December 28, 2020. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Isinusulong ngayon sa Interagency Task Force Against COVID-19 ang pagdaragdag ng passenger capacity sa mga tren, gayon din ang pagpayag na makabalik sa pamamasada ang mga motorcycle taxis. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Wala pa sa kalahati ang mga naisasakay na pasahero ngayon ng mga tren sa Metro Manila kumpara sa kapasidad nito bago kumalat ang COVID-19. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ng LRT1 Management na mula sa dating 470,000 na pasahero kada araw, ngayon ay nasa 70,000 na lamang ang kanilang naisasakay. Ang LRT Line 2 ay 36,000 na lamang mula sa dating umaabot sa 220,000. Ang Philippine Railway Corporation o PNR ay bumaba na rin sa 11,000 pasahero mula sa dating 60,000. Ang MRT3 ay nakapagsasakay dati ng 280,000 pasahero kada araw pero ngayon ay hanggang 55,000 na lamang. Bago matapos ang taon ay matatapos na ang rehabilitasyon ng mga rilis nito at posibleng tumaas sa 85,000 ang maisasakay dito kada araw. Ang malaking bawas sa naisasakay na pasahero ay para mapanatili ang minimum health protocols gaya ng physical distancing sa loob ng mga tren. Pero ayon sa mga mambabatas, dapat nahanapan ng solusyon kung paano makabibiyahe ang ibang pasahero. We cannot just tell them, oh, hindi na kayo pa sumakay, pero pwede kayong bumalik ng trabaho. That's not sustainable, sir. Ang isa sa solusyong nakikita ngayon ng komite sa kakulangan sa pampublikong transportasyon ay ang pagdaragdag ng kapasidad ng mga tren na gaya ng ginawa ng PNR. Ang dating isang metrong distansya sa pagitan ng mga pasahero ay gagawin na lamang kalahating metro. Ayon sa PNR, mahigit sa 79% na ang proteksyon ng mga pasahero ngayong obligado ng magsuot ang mga ito ng face shield at face mask. And also we were able to increase that by restricting the use of cell phone during trips and restricting conversation on the trains. So that was equated to 99.6% protection to our passengers. So we implemented 0.5 meter distance between passenger for the standing. Samantala, ayon kay Joint Task Force COVID Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, dapat na rin payagan ang mga motorcycle taxi dahil pinapayagan na rin naman anya ngayon ang pribadong motorsiklo na mag-angkas kahit hindi naman magkasama sa bahay. Pero kailangan lamang anya na sumunod pa rin sa health protocol gaya ng pagkakaroon ng barrier at sariling helmet ng pasahero. Ay ano po bang pagkakaiba pa nun? Kung matutulungan natin itong ibang mga kababayan natin na walang motorsiklo, but may available naman na motorcycle taxi as long as meron pong barrier. Irerekomenda ng komite ang mga ito sa Interagency Task Force Against COVID-19. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na rin ng Interagency Task Force ang posibilidad na ibalik ang biyahe ng provincial buses na manggagaling ng Metro Manila. Ito ang balita ni Joanne Nano. Mahigit 6 na buwan nang walang biyahe ang provincial buses na nanggagaling sa Metro Manila. Ito'y matapos na magpatupad ng lockdown ng pamahalaan dahil sa COVID-19. Kaya naman ang provincial buses operators umaaray na sa matinding epekto sa kanilang kabuhayan ng tigil operasyon. Mula sa 43 bus company na miyembro ng Provincial Bus Operators Association, ayon sa presidente ng grupo na si Alex Yage, nasa kalahati na nito ang nagsara at nagbawas ng empleyado dahil sa tagal ng walang biyahe. Siguro around 50% na yung mga either nagsara, nag-retrench ng mga employees. Unang-unang na-retrench ay yung mga support employees, no? Ito yung mga inspector, mga dispatcher, ticket seller. Ito yung either nagtatrabaho sa terminal o nagtatrabaho along the route. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng Interagency Task Force ang posibilidad na ibalik ang biyahe ng provincial buses na nanggagaling ng Metro Manila. Yan po ay pinag-uusapan na ngayon sa IATF. Wala pa pong final na desisyon dahil nga po lumalabas po sa mga pag-aaral sa iba't ibang bansa na transportation is one of the fastest way to spread COVID-19. So antabayan na lang po natin kung magkakaroon na ng desisyon ang IATF.
Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Transportation na may ilang probinsya pa rin ang naghihigpit at ayaw magpapasok ng ibang tao sa kanilang border sa pangamba na baka carrier ang mga ito ng COVID-19. Sa ngayon, tanging ang pagtawid pa lamang ng bus sa ibang mga probinsya ang pinayagan na magbalik operasyon kung saan mababa na ang naitatalang kaso ng COVID. Batay sa uling datos ng Department of Health, ang Metro Manila pa rin ang itinuturing na epicenter ng COVID-19 sa Pilipinas. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas ng guidelines ang Department of Education o DepEd kaugnay sa tamang oras ng paggamit ng gadgets ng mga bata ngayong umiiral ang online learning system. Ito ang balita ni Dante Amento. Nakasaad sa DepEd Memorandum Circular 2020-00162 ang iba't ibang guidelines at konsiderasyon sa distance learning delivery modalities para sa school year 2020-2021. Isa na rito ang online learning kung saan gagamit kapwa ang mga mag-aaral at guro ng digital devices tulad ng laptop, smartphone at internet connectivity at mayroon ding self-learning modules o textbooks. Ayon sa DepEd, maaring magpatupad ang mga paaralan ng sabay-sabay na online learning sessions. Payo ng kagawaran na sundin ang rekomendasyon ng World Health Organization pagdating sa pagtuturo online. Kapag kindergarten, dapat ang oras na gugulin ay isang oras lang sa isang araw, habang ang grade 1 hanggang grade 5 ay isa at kalahating oras kada araw, dalawang oras naman sa mga grade 6 to grade 8 at maksimum ng apat na oras sa mga grade 9 hanggang grade 12. Kailangan din nahatiin ito ng dalawang oras sa umaga at dalawang oras sa hapon. Ang sinasabi natin, bawat grade, yung age group kasi parang kinder to grade 3, limitado rin lang ang inaalaw na screen time kasi nga gusto nating irespeto yung mga scientific opinion ng mga nakakaalam. Sang-ayon naman ang Department of Health sa panuntunan. Ayon sa DOH, sa ganitong paraan maiiwasan sa mga bata ang pagkakaroon ng problema sa mata, pagtulog at obesity dahil nakababad sa gadget. Hindi sapat no or hindi sukat na dapat ay 8 hours straight learning. There should also be physical activity. Hindi pwedeng nakaupo sila sa harap ng computer for 8 hours. And kailangan varied yung mga activities na binibigay, no? Katulad ng mga storytelling. Payo din ng DepEd sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak kapag nakaharap na sa computer screen o gadget. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinababahala ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na gamitin na rin ang mga bata o menor de edad bilang mga suicide bomber. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi malayong gumamit na rin ang mga bata o menor de edad ang teroristang grupo sa paghahasik ng terorismo sa bansa. Ayon kay AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo sa programang Get It Straight with Daniel Razon, mula sa mga dayuhan at Pilipinong kalalakihan, ay gumamit ngayon ang mga terorista ng mga kababaihan na siya nagpasabog sa hulo noong August 24 na ikinamatay ng 15 at ikinasugat ng nasa 74. So nakikita po natin ang progression, ano, buwat sa foreign terrorist fighters, suicide bombers patungo mga Pilipino at mga babae na lately. So ito po ay nakababahala, hindi po tayo magtataka na bukas makalawa, baka posibleng mga bata pwede na nilang gamitin sapagkat sa ngayon nakikita po natin na kasama po sa kanilang niraradicalize ay ang mga kabataan, mga minor de edad. Aniya, ibang klase ang doktrinang ginagamit ng mga terorista para makahikayat ng miyembro at magsagawa ng pambobomba. Yun pong aspeto na sinasabi na pag kayo ay naging isang suicide bomber at naging matagumpay kayo sa pagsagawa ng misyon, ay mapupunta po kayo sa langit, kumbaga. So, yung mga ganitong klaseng paniniwala at yung pong mga indoktrinasyon, kagaya po ng sinasabi na mga benepisyo na pwede ninyong makuha, ano, lalo na sa inyong mga pamilya, yan po ang tinitingnan natin. Kaya naman, ang AFP nais na ring bantayan ang social media bukod pa sa mga evacuation centers, eskwelahan at orphanages na madaling maging target ng terorista para makapag-recruit ng mga miyembro.
Ito po yung mga lugar kung saan na posible na mas madaling mahikayat ang ating mga kababayan na sumapi at ma-radicalize dito mga grupong ito. Ipagtulungan tayo sa mga local government officials upang itong mga vulnerable sectors na ito sa mga ganitong klaseng lugar ay maagapan po natin na hindi makapasok itong maaaring mag-recruit o lumason sa kanilang isipan. Kaya naman nanawagan din ang AFP sa mga magulang na gabayan ang maayos ang kanilang mga anak at alamin ang aktibidad ng mga ito. Nagpapasalamat din ang AFP sa pagdedeklara ng ilang LGU sa Sulu bilang persona non grata ang bandidong Abu Sayyaf. Napakahalaga po nito, Kuya Daniel, sapagkat alam naman po natin ang kumbaga sa isda, ang nilalanguyan nito ang mga teroristang Abu Sayyaf ay ang tubig. At ang tubig na yan ay ang mga mamamayan at ang komunidad sa kanilang paligid. Kung kaya po kung matatanggal po natin ang tubig, natural death, mamamatay po ang mga isda. At yan pong mga mamamayan naman, kung atin pong makukuha by way of analogy at mapapunta po natin sa panig ng pamahalaan, ay napakalaking bagay po. Matatanda ang simula noong 1991 hanggang June 2020. Nasa 100 suicide bombing incident na ang naitala sa Sulu. Isa dito ay sinagawa ng Pinoy na si Norman Lasuka, habang pawang kababaihan naman ang nagpasabog noong Agosto sa hulo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang gamit na rapid test kits ang natagpuang nagkalat sa isang kalye sa Maynila. Ikinabahala naman ito ng mga residente sa lugar. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagdulot ng pagkabahala sa mga residente nang makita nila ang mga gamit ng COVID-19 rapid test kits na nagkalat sa bahagi ng M. De La Fuente Street. Sa video mula kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, nakita sa CCTV na mayroong sidecar na dumaan sa lugar malapit sa Trabaho Market na may dalang mga sako. Nahulog ang isang sako sa naturang lugar at iyon ang dahilan ng pagkalat ng test kits. We saw already a person of interest so that we can locate maybe the clinic, maybe a private office, maybe a hospital, or maybe a laboratory. So meron ng lead. Kaugnay nito, binalaan ng alkalde na ipasasara at sasampahan ng kaso ang mga ospital, klinik, laboratorio at kumpanya na bigong sumunod sa tamang pagtatapon ng hazardous waste. Sang-ayon naman dito ang Department of Health. So una, we issue warnings. Kapag hindi ka pa rin sumunod, we will suspend you. And the final would be revocation of your license. Aside from that, kung meron pang tatamaan na ibang batas, no, with regard to this healthcare waste, their license will be at risk. Nanawagan ang kagawaran partikular sa mga healthcare facility na sumunod sa protocol ng tamang pagtatapo ng healthcare waste. May panganib na maaring mahahawa ang sinumang makahawak nito, lalo na kung walang suot na protective equipment. Ito po ay maaring makapanghawa at maaring makapag-cause ng harm sa mga tao, no? Katulad niya, nalaglag doon sa kalye o kaya ay hinahawakan lang po ng mga nagkokolekta na wala silang gloves, no? And they can easily get infections or get be harmed. Agad namang kinolekta ng mga tauhan ng lungsod ang nagkalat na rapid test kits para i-turn over sa accredited hazardous waste collector at pagkatapos ay nagsagawa ng disinfection sa lugar. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ang apela ang kampo ni Jennifer Laude laban sa desisyon ng Korte sa Olongapo na palayain si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Nagbabalik si Dante Amento. Hindi umano naging patas ang pagtrato ng korte sa kampo ng pamilya Laude at U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ito ang nakita ng legal counsel ng mga Laude na si Attorney Virginia Suarez kaugnay sa pagpayag ng Olongapo City Regional Trial Court na palayain si Pemberton. Ayon kay Attorney Suarez, hindi umano inabisuhan ng kampo ni Pemberton ang pamilya Laude na naghain ng U.S. Marine ng musyon na humihiling ng kanyang kalayaan. Mali rin anya ang paggamit ng hukom sa Good Conduct Time Allowance Law kay Pemberton. Nakakalungkot kasi they were never even candid to us na meron palang mga ganon. I myself
has to go to the court personally to get hold of all these documents because I was never furnished. Hindi rin umano dumaan kay Attorney Suarez nang magbayad ang kampo ni Pemberton ng 4.6 million pesos sa mga Laude bilang civil damages. Nagmamadali ang partido ni Pemberton na mabayaran sila. At minit sila, no? Nag-meet sila. Hindi man lang dumaan sa amin ang lawyer, eh. No? The lawyer went directly to Marilu Laude, and I believe there is unprofessionalism there. There is an ethical practice there, no? Going directly to my client. Sa Lunes, nakatakdang dinggin ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Jennifer Laude. Samantala, maghahain na rin ang motion for reconsideration ang Department of Justice sa susunod na linggo. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapayagan na ng Department of Health ang pagkuha ng swab sample sa bahay ng isang hinihinalang may COVID-19. Subalit dapat masunod pa rin ng mga healthcare worker ang mga safety protocols. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Maaaring kolektahin ang swab sample ng isang COVID-19 suspect o probable case na naka-isolate sa bahay. Pinaghihintulutan ito ng Department of Health basta't masusunod ng healthcare worker ang kanilang panuntunan. Kabilang na rito ang pagkakaroon ng kumpletong personal protective equipment at mula ito sa license testing laboratory. Nakapaloobaan niya ito sa Department Circular No. 2020-0204 ng DOH o ang Advisory on Collection ng mga License Testing Labs sa bansa. Ayon sa DOH, maaring gawin ng mga pribadong kumpanya ang remote o home service COVID-19 testing basta't susundin ang protocols ng DOH. Ito'y alinsunod din anya sa Department Memorandum Order No. 2020-0324 o ang Mandatory Notification of Remote Collection Activity of COVID-19 Testing Laboratories. Ang pinapayagan lang natin gumawa nito ay licensed laboratories ng DOH. So among these licensed laboratories, if they intend to have this remote collection, like yung sinasabi mo, pupunta sila sa bahay, parang home service, with the proper PPEs at saka kailangan sundin pa rin yung mga guidelines on proper specimen collection, pinapayagan natin yan, ino-notify nila ang DOH if they have this kind of service so that we can monitor. Nakasaad pa sa Department Memorandum Order ng DOH na kailangan i-inform ng License Testing Laboratory ang DOH Health Facilities and Services Regulatory Bureau 3 araw bago sila magsagawa ng home service or remote collection ng swab sample. Pinag-iingat din naman ang kagawaran ang mga kumpanya o individual dahil may mga natatanggap silang ulat na nag-aalok ng mga remote collection o home service COVID-19 testing na hindi lisensyado. Sa kasalukuyan, mayroon ng 110 na License Testing Laboratory sa bansa na maaring makita sa website ng DOH. Pero may mga lumalabas kasi ngayon na mga parang hindi naman mga licensed na labs, tapos nag-o-offer din sila ng home service. So yan po ay ating strictly na minomonitor at masasanction po yung mga yan kung sakaling we will find, no, that they are not licensed laboratories but they are offering this remote collection of specimens for SARS-CoV-2 virus. That is allowed. We have Department Circular 2020-0204 only for licensed laboratories. Paalala ng gagawaran, ang COVID-19 testing ng kanilang mga empleyado ay dapat sagot ng mga kumpanya at hindi maaaring ikaltas sa sahod ng mga ito. Prioridad din anya na sumailalim sa COVID-19 testing ang mga pisikal na pumapasok sa trabaho alinsunod sa community quarantine guidelines na ipinatutupad ng pamahalaan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga Pilipinong nagpo-positibo sa COVID-19. Sa buong mundo, pang 22 ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso. Samantala, ayon sa Department of Health, bumabagal na ang case doubling time ng mga positive cases sa bansa. Ito ang balita ni Ninia Armilio. Pumalo
na sa mahigit 232,000 ang kabuuang bilang ng kaso ng coronavirus disease 2019 sa Pilipinas. Ito ay batay sa ulat ng Kagawaran ng Kalusugan kahapon, ika-4 ng Setyembre, kung saan halos 4,000 ang bilang ng mga bagong kaso ng sakit. Nanatiling ang National Capital Region ang rehiyong may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso kahapon na halos 1,800. Sinundan ito ng Negros Occidental na may halos 400 bagong kaso. Batangas, 248. Laguna, 247. At Cavite, 150 mga bagong kaso. Tumaas na sa mahigit 67,000 ang active cases sa bansa. 90.7% sa mga ito ang mild cases, 6.9% naman ang asymptomatic, 0.9% ang severe at 1.4% ay nasa critical na kondisyon. 49 naman ang karagdagang bilang ng mga nasawing COVID-19 patients, kaya 3,737 na ang kabuuang bilang ng mga namatay sa sakit sa bansa. Mahigit 1,000 naman ang mga bagong gumaling, kaya ang total recovery sa bansa ay 160,549 kahapon. Mahigit 2.5 million na ang kabuuang bilang ng mga individual na sumailalim sa COVID-19 testing. Samantala, umaabot na sa mahigit 1 linggo ang pagdodoble ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, batay sa ulat ng Health Department. Ayon kay DOH spokesperson, Undersecretary Maria Rosario Vergere, ibig sabihin bumabagal na ang pagkalat ng COVID-19 simula nitong Agosto. As of August 31, ang ating case doubling time ay 10.08 days. This means that it takes 10 days ngayon, as of August 31, ano, para magdoble ang kaso dito sa ating bansa. The longer the case doubling time, the slower the spread of the infection or transmission, and this is better for us. Maging ang mortality doubling time o bilang ng mga nasasawi sa coronavirus infection, inaabot na ng halos 15 araw. It is the number of days it takes for the number of deaths to double. So longer mortality doubling time, mas good yon sa atin. Ano? So our mortality doubling time has improved from 0.96 days in March to 8.29 in June, and now we have 14.67 days. Isa itong magandang indikasyon dahil paliwanag ng DOH, nangyayari ang pagbagal ng hawaan o transmission ng COVID-19 at ng pagdami ng nasasawi sa sakit kapag epektibo ang mga ipinatutupad na health measures sa bansa. Nakikita natin nag-i-improve yung ating mga indices, no, or indicators. And this can very well reflect yung response naman na ginagawa natin, that we are really aggressively trying, no, to contain the transmission in our communities. Sa ngayon, ayon kay Undersecretary Vergere, bumaba na rin sa 0.977 ang reproduction number ng COVID-19 sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa bawat isang positibo sa COVID-19 ay maaari nang makapanghawa ng isa lamang, kumpara sa halos 2 taong maaaring maihawa ng isang active case simula noong Marso. Paalaala ng DOH, bagaman nakikita ang ganitong mga ulat, ay hindi pa rin dapat pakampante ang publiko at dapat manatiling responsable sa pagsunod sa health measures. Ninyo Armilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 400 pribadong paaralan ang pansamantalang magsasara ngayong school year dahil sa kakulangan ng enrollees ayon sa DepEd. Kaya naman marami ring mga guro ang nawala ng trabaho, kabilang ang isang math teacher sa Cavite. Pero dahil mahal ni Teacher Ruben Ibarra ang pagtuturo, agad rin siyang nakahanap ng paraan upang maipagpatuloy ito at magkaroon ng ligtas na hanap buhay para sa kanyang pamilya. Nagbabalik si Ninia Armilio. Isa si Teacher Ruben Ibarra sa mga cream of the crop ng Polytechnic University of the Philippines noong siya ay nag-aaral pa. Sa katunayan, naging most outstanding student teacher siya sa math noong 2018. Kaya naman hindi naging mahirap sa kanya ang makahanap ng trabaho pagka-graduate.
naging katuwang ng kanyang mga magulang si Teacher Ruben sa pagpapaaral sa kanyang kapatid. Nang makapasok siya bilang math teacher sa isang pribadong eskwelahan. Subalit, sa pagdating ng COVID-19 pandemic, hindi nakaligtas si Teacher Ruben sa bagsik ng epekto ng virus sa ekonomiya. Kasama siya sa mga natanggal sa pagtuturo ng maraming eskwelahan ang kinailangang magbawas ng guro o di kaya na may tuluyang magsara. Masakit talaga siya as a teacher kasi 2 years pa lang ako nagtuturo. I never expected that I would experience that situation. Pero I need to move on kasi kapag nasa bahay lang ako magmumukmok, wala mangyayari, lalo na ngayon may pandemic. Ngunit kung tila naging isang mahirap na math equation ang sitwasyon ni Teacher Ruben, para namang isang shortcut na solution ang kanyang naging paraan upang magpatuloy sa kanyang pangarap na maging guro. Gusto ko ginagawa ko lahat ng bagay out of passion. Tapos, yung nag-start ako ng online tutorial para kahit papaano may source of income kami. Ang kanyang interactive na paraan ng pagtuturo ng mathematics online, patok na patok sa mga estudyante. States that a squared, simplify the linear equations by removing the negative of the first term and the denominator using the multiplication property. Sa kabila ng kanyang newfound success sa online teaching, hindi nakalilimutan ni Teacher Ruben ang paglingon at pagtanaw ng utang na loob sa mga eskwelahang pumanday noon sa kanyang kakayahan. I believe kindness begets kindness, charity begets charity. That's why I always show it to them in action. Sa awa ng Panginoon ay nakapagbayad na rin siya ng pang-tuition ng kanyang kapatid at may naitatabi na rin para sa kanyang pag-aaral sa masteral degree. Kaya naman, with the right mindset at tiwala sa magagawa ng Diyos, ang isang pursigidong guro na tulad ni Teacher Ruben ay totoong makakausad sa kanyang profesyon with flying colors. Sa mga gusto pong pumasok sa online teaching, you need to equip yourselves first sa mga technicalities. Marami pong technical problems po kayong may encounter sa online teaching. Kailangan umattend po kayo na maraming seminars, na maraming trainings para pagdating nyo po sa may field na mismo na nagtuturo tayo online, hindi na kayo masyadong nahihirapan. Nandun na lang tayo sa focus natin sa mga bata na gusto natin silang matulungan, gusto natin silang maturuan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong kadapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Victor Cosare. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.